Hello mga ka-hearty! Ngayon, magluluto ako ng gurong hipon. Ayan, alam ko siyang lutuin, pero hindi ko siya alam gawin. Magusisi kasi in-order namin yun sa pinsan ko. Ayan, makikita niyo dyan yung FB account niya. Kung gusto niyo mag-order, kontakin niyo lang siya. Alam ko yung mga karamihan sa mga taga-Pampanga, alam niyo yung buro. Kung gaano siya kasarap. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano siya lutuin. Okay, tara na! Ito yung burong hipon. Ayan, sa pagkakaalam ko, ginagawa siya, niluluto muna yung kanin ng malambot na malambot. Tapos, sasamahan mo ng hipon. Pero dapat, fresh yung gagamitin mong hipon, tapos lalagyan ng asin. Yun lang yung alam ko, kasi di ako marunong gumawa niyan. Binili lang namin to sa pinsan ko. Nakita niyo naman, masarap siya at napakalinis ng pagkakagawa niya. Sa mga gustong bumili at sa mga gustong mag-order sa kanya, kontakin niyo lang siya sa kanyang FB account. Masarap i-turn niyo sa kanya. Yan yung mga gulay na ganyan. Nilagang ang palaya, pritong talo, at kung ano-ano pang gulay. Mag-start na tayong magluto para matikman na natin ang napakasarap na buro with gulay. Pre, hindi mawala yung burong hipon. Ayan siya, napakalinis. And paminta. Red pepper. Or spicy, seasoning salt, pampalasa, suka, ayan, dahil wala kaming suka, kundi apple cider lang, kahit anong suka, pwede naman gamitin, ganyan lang siya kadami, ayan, pamalis ng lansa at pangtagal ng, para hindi siya agad mapanis, and then garlic, iniwain siyang maliliit, panggisa. And lagyan ng cooking oil ang fan. Pipirito muna natin yung talong. Masarap kasi siya kapag pinirito. Habang nagpiprito tayo ng talong, laga naman natin yung mga hiniwang ampalaya. Sa pinagprituhan natin ng talong, ilagay natin ang cooking oil. Dapat marami siyang mantika para talagang sausawan ng dating. And pag mainit na yung mantika, ilagay na natin ang bawang. Yan, igisa natin siya hanggang maging kulay brown para talagang naglalasa yung aroma ng bawang. Dahil
kulay brown na siya, pwede na natin ibuhos dito yung burong hipon. Halo-haloin lang natin siya. At pagkatapos, pakuluin natin. Kapag kumulo na, pwede na natin ilagay yung apple cider or yung ating suka. Pagkatapos natin ilagay yan, pakuluan muna natin uli bago natin haluin. Habang kumukulo siya, ilagay na natin yung mga seasoning at mga pampalasa niya. Luto na ang ating mga gulay at ready na siyang iserve kasama ng ating burong hipon. Yummy!